Taglay pa rin ang insidente ng kinasasagutan ng aktor na si Fong Navarro. Makapanayan pa natin at Tony Virgilio Mendez, ang director po ng National Bureau of Investigation o NBI. Tony Mendez, good morning po. Ay, good morning po, Igan. Opo, dun sa CCTV, sinasabi agad ng kampo nung nila Denise na tampered daw po ito, director. Madali bang ma-tampered yung CCTV? Alam mo, Igan, siguro yung mga issues na yan that will be resolved with the prosecutor's office kasi tatlo na yun eh. Mm-hmm. Saka pwede na lang, we respect their observation or anong comment nila about it. But, siguro doon na nila ihain doon sa sa prosecutor's office para at least magkaroon tayo ng finality sa resolution. Oo. Pero bukod sa CCTV footage, director, may mga iba pang ebidensya like witnesses o oo nga po kasi nakita ko yung transmitter nila aside from the CCTV. Mm-mm. Meron namang mga testimonies ng may mga guards ata nagbibigay ng testimony. So ito Igan ang sa akin lang personally ha, with the CCTV magkakaroon ng liwanag na precision tayo sa facts. It might help the respondents, it might help the complainant, and definitely it will help the prosecutors to come out with the real facts, the real appreciation of the facts. Opo. Siguro we will just leave it to the prosecutors now. Opo. Pero dito sa pinapakita sa CCTV, tulad ng ginawa niyong conference kapan, Attorney Mendez, Director, no, maliwanag na wala sa kwarto o hindi inabutan na ginagahasa si Denise Nipong. Ganun po ba? Ganun nga ang sinasabi ng mga investigador, pero iba naman yung appreciation nila ni Tony Calia. Oo. I was not present during the press con yesterday. It was on another activity in the office. Opo. Yeah. Opo. But yun nga, sabi ko sa kanila, just explain to the media. You tell everything what you have observed in the course of your investigation, but please do not come out with any conclusion because the conclusion should come from the prosecutor's office only. Okay. Nakwento ba ng mga investigador na kung walang gahasa na nangyari nung araw na yun o nung gabing yun, ano na ho ang motibo nung grupo nitong sina Cedric Lee, Director? Siguro, Igan, makikita natin doon sa statement kung anong gusto nilang, siguro may galit sila kay Bongo, whatever is it. So, ito na lang, Igan, para matapos na rin yung mga haka-haka dyan. Opo, opo. We might be giving wrong observation, wrong appreciation. Siguro, with all this controversies now, magkakaroon din ng final solution ito. Pero sa pagkatao ni Cedric Lee, wala naman siyang record sa NBI, Director? Personally, hindi ko kilala si Cedric Lee. I have not heard about his name. Oh. Only during this investigation na may nag-crop up na mga ito, kaibigan ni ganito, kaibigan ni ganito. But as I said, it might be worth considering, but it is not conclusive as to make a judgment about this person. Hindi natin alam kung ano talaga ang pagkatao ni Cedric. At yung iba mga nabanggit na pangalan, papatawag din ito na NBI, Director? Yes, dahil ang sabi nila, ongoing pa yung mga follow-up investigation kasi mayroon pang mga information na hindi pa na-verify, na-confirm. So, ibig sabihin, may mga nagbibigay pa rin ng dagdag na information sa inyong tanggapan, Director? Mayroon pa daw silang pinapalo-up. Kaya, marama maging kumplituhin natin ito. Kaya sabi ko, we have to be thorough in this para lahat na aspeto, matingnan natin ng maayos. Okay, Director, salamat po. Magandang umaga. Igan, see you next time. Opo, ingat po. Attorney Virgilio Mendez po, Director ng NBI.